ko, Panginoon. Malapit na si Jesus sa Jerusalem, nasa gulod ng bundok ng mga olibo, at natatanong na ang mga bayan ng Betfage at Betania. Pinauna ni Jesus ang dalawa sa mga alagad, at sinabi sa kanila, "Pumunta kayo sa susunod na nayon. Sa pagpasok do'y makikita ninyong nakatali ang isang bisirong asno na hindi pa nasasakyan ninuman. Kalagin ninyo at dalhin dito. Kapag may nagtanong kung bakit ninyo kinakalag iyon, sabihin ninyong kailangan ito ng Panginoon at ibabalik din agad ito." Kaya't lumakad na sila at natagpuan nga nila ang asno sa tabi ng daan, nakatali sa may pintuan ng isang bahay. Nang kinakalag na nila ang hayop, tinanong sila ng ilan sa mga nakatayo roon, "Bakit ninyo kinakalag iyan?" Sumagot sila gaya ng bilin sa kanila ni Jesus, at hinayaan na silang umalis. Dinala nila kay Jesus ang bisirong asno, at matapos isapin sa likod nito ang kanilang mga balabal, ito'y sinakya ni Jesus. Maraming naglatag ng kanilang mga balabal sa daan, ang iba na may pumutol ng madahong sanga ng kahoy, at siyang inilatag sa daan. Ang mga tao sa unahan at ulihan niya'y sumisigaw ng, "Hosana, pagpalain ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Pagpalain nawa ang kaharian ng ating amang si David na muling itinatatag. Purihin ang Panginoon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga minamahal na kapatid, tularan natin ang mga tao na nagbunyi kay Jesus. Halinang magprosesyon sa kanyang karangalan. Taglay ang kapayapaan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong halimbawang dapat tularan ang tagapagligtas naming naging di iba sa amin para ang krus namin ay akuin. Pagindapatin mong sa mga pagdiriwang ay aming kamtin ang kanyang ulirang pagkamataisin at ang pakikisalo sa pagkabuhay niyang maningning. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay kanyang binubuksan ang aking pandinig, nananabik ako malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigay niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang bukot balbas, gayon din nang luran nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin. Pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis na sampaling parang bato, pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Bawat tao makakita'y umiiling, nanunukso. Palibak na nagtatawa at sinasabi ang ganito. Nagtiwala siya sa Diyos, ngunit hindi siya pansin kung talagang minamahal. Bakit hindi intindihin? Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? May pangkat na mga buhong na sa aki'y pumaligid para akong nasa gitna na iyong asong mababangis. Mga kamay ko at paa'y butas sa pakong matulis. Ang buto sa katawang ko'y mabibilang sa masid. Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Pinaghati-hati nila ang damit ko sa katawan. Ang hinubad na tunika'y dinaan sa sapalaran. Huwag mo kong ulilahin, huwag talikdan, Panginoon. O aking takapagligtas, bilisan mo ang pagtulong. Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Sa gitna ng kapulungay, pupurihin kitang ganap. Purihin ang Panginoon ng lahat ng kanyang lingkod. Siya inyong dakilain, kayong angkan ni Jacob. Ikaw bayan ng Israel, sumamba at maglingkod. Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkos, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawang tao, at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang
higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Hesukristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Jesus, naghain ng buhay sa krus, kaya tila ng Diyos. Binigyan ng halang tampok sa langit at sansinuko. Ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Marcos. Kinaumagahan, nagpulong agad ang mga punong saserdote, ang matatanda ng bayan, ang mga eskriba, at ang iba pang bumubuo ng Sanhedrin. Ipinagapos nila si Jesus at dinala kay Pilato. Tinanong ni Pilato si Jesus, "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" Kayo na ang nagsasabi. Nagharap ng maraming sumbong ang mga punong saserdote laban kay Jesus. Kaya't siya'y muling tinanong ni Pilato, "Wala ka bang isasagot? Narinig mo ang dami ng kanilang sumbong laban sa'yo." Ngunit hindi na tumugon pa si Jesus. Kaya't nagtaka si Pilato. Tuwing pista ng Paskwa, ay nagpapalaya si Pilato ng isang bilanggo. Sino man ang hilingin sa kanya ng taong bayan. Nakabilanggo noon ang isang lalaking nagngangalang Barabas, kasama ng ibang naghimagsik at nakamatay ng nagdaang himagsikan. Lumapit ang mga tao at hiniling kay Pilato na isagawa na ang kanyang kinaugaliang pagpapalaya ng isang bilanggo. Kaya't tinanong sila ni Pilato, "Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo?" Alam ni Pilato na inggit ang nagudyok sa mga punong saserdote na dalhin sa kanya si Jesus. Ngunit ang mga tao'y sinulsulan ng mga punong saserdote na si Barabas ang hilinging palayain. Tinanong silang muli ni Pilato, "Kung gayon, ano ang gagawin ko sa taong ito na tinatawag niyong hari ng mga Hudyo? Bakit? Ano ba ang kasalanan niya?" Ngunit lalo pang sumigaw ang mga tao, sa paghahangad ni Pilato na pagbigyan ang mga tao, pinalaya niya si Barabas. Si Jesus ay kanyang ipinahugupit at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Dinala ng mga kawal si Jesus sa pretoryo, ang tirahan ng gobernador, at kanilang tinipon ang mga buong batalyon.
tinuotan nila si Jesus ng isang balabal na purpura. Kumuha sila ng halamang matinik, ginawang korona at ipinutong sa kanya. At sila'y patuyang nagpugay at bumati sa kanya. Siya'y pinaghahampas nila ng tambo sa ulo, pinaglulurhan at palibak na nilulurhan. At matapos kutyain, siya'y inalisan nila ng balabal, sinuotan ng sariling damit at inalabas upang ipako sa krus. Nasa lubong nila ang isang lalaking galing sa bukid, si Simon na taga Sirene, ama ni na Alejandro at Rupo. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus at kanilang dinala si Jesus sa lugar na kung tawagi Golgota. Ang ibig sabihin, puok ng bungo. Binigyan nila siya ng alak na may kahalong mira, ngunit hindi niya ininom. Ipinako siya sa krus at nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang mga damit ang mapupunta sa bawat isa. Ikasiyam ng umaga nang ipako nila sa krus si Jesus. Sa itaas ng krus, isinulat ang sakdal laban sa kanya, ang hari ng mga Hudyo. Dalawang tulisan ang kasabay niyang ipinako sa krus, isa sa kanan niya at isa sa kaliwa. Sa gayoy natupad ang nasasaad sa kasulatan. Ibinilang siya sa mga salarin. Nilibak siya ng mga nagdaraan, natatangutangong nagsabi, "Di ba ikaw ang gigiba ng templo at muling magtatayo nito sa loob ng tatlong araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili, bumaba ka sa krus." Ginutya rin siya ng mga punong saserdote at ng mga iskriba at ang sabi sa isa't isa, "Iniligtas niya ang iba, ngunit hindi mailigtas ang sarili. Makita lang natin bumaba sa krus ang Mesiyas na iyan na hari ng Israel. Maniniwala tayo sa kanya." Inalipos na din siya ng mga nakapakong kasama niya at nagdilim sa buong lupain mula sa tanghaling tapat hanggang sa ikatlo ng hapon. Nang mag-iikatlo ng hapon, si Jesus ay sumigaw, "Eloi, Eloi, lema sabachthani," na ang ibig sabihin, "Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?" Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at kanilang sinabi, "Pakinggan ninyo, tinatawag niya si Elias." May tumakbo at kumuha ng espongha. Ito'y binasa ng maasim na alak at pagkatapos ay inilagay sa dulo ng isang tambo at ipinasipsip kay Jesus. Sabi niya, "Tignan nga natin kung darating si Elias upang ibaba siya." Sumigaw ng malakas si Jesus at nalagutan ng hininga. Magsilod po ang lahat at mananahimik sandali. Magsitayo na po ang lahat. Biglang nawarak sa gitna ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nakatayo sa harap ng krus ang isang kapitan ng mga kawal at kanyang nakita kung paano namatay si Jesus. Kaya't sinabi niya, "Tunay ngang anak ng Diyos ang taong ito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna ang lahat.
Magandang umaga po mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good morning po. Sabay-sabay po nating papurihan ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Kung babalikan po natin yung ating napakinggan na ebanghelyo sa araw na ito, tatanungin talaga natin bakit kaya magiging isang good morning yung araw natin. Magiging maganda ba talaga yung araw natin sa kabila ng lahat ng nangyari? Good morning pa rin po ba yung ating nararamdaman habang ating pinapakinggan yung hindi karapat-dapat na ginawa sa ating Panginoon? Tanong ko lang po, lahat naman po tayo nanonood ng mga pelikula, mga teleserye, tama ho ba? Nanonood po kayo. Di ba ho, kapag sa kwento sa mga pelikula, sa teleserye, kapag alam na natin na may hindi magandang gagawin dun sa isang artista, sa isang karakter sa pelikula, meron na tayong pakiramdam sa loob natin. Huwag niyong ituloy yan, huwag niyong gawin iyan. Kasi alam natin yung kabuuan ng istorya, nakikita natin yung mga nasa saloobin ng iba't ibang mga characters. Alam natin kung ano yung tama, alam natin kung ano yung mali, alam natin yung hindi dapat gawin at dapat iwasan noong main character para hindi siya mapahamak. Sa loob-loob natin, sasabihin natin, huwag kang pumunta dyan, huwag kang pumunta dyan. Mapapahamak ka kapag pumunta ka dyan. Alam natin iyon. At sana pakinggan nating ebanghelyo. Ang tanong ko, ay ganoon din ba yung nararamdaman natin? Nararamdaman ba natin na yung ating mga napapakinggan na paratang kay Jesus, mga ginagawa kay Jesus, nararamdaman ba natin na hindi karapat-dapat iyon? Yung unang paanyaya po sa ating pagpasok sa mga mahal na araw, tingnan natin si Jesus sa krus. Iyan yung dinanas niya para sa ating lahat. Ang tanong sa atin, karapat-dapat ba iyon para sa Kanya? At ang sagot po mga minamahal kong mga kapatid, yung tinanggap na pagpapakasakit ng Panginoon, hindi po karapat-dapat iyon sa Kanya. Ito'y karapat-dapat para sa ating lahat. Pero nang dahil sa Kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin, tinanggap niya iyon. Inako niya yung parusang dapat tayo ang tumanggap. At anong magandang tugon? Anong dapat na tugon sa pag-aalay ng Diyos ng Kanyang buhay para sa ating lahat? Simple lang po ang pinakamagandang tugon sa pag-aalay ng Diyos ng Kanyang buhay para sa ating bawat isa na hindi karapat-dapat. Ang tugon nawa ay pagiging tapat sa ating Panginoon. Pagiging tapat sa Kanyang pag-ibig, pananatili sa Kanyang pag-ibig, pananatili sa katotohanan, pagtalikod ng muli sa ating mga nagawang kasalanan. Ang pinakasentro po at ang pinaka ipinapahayag sa atin ng mga mahal na araw, ang pinakamensahe ng Diyos, mahal ko kayo, kaya ko ginagawa ito. Mayroon tayong Diyos na lubos na nagmamahal, kaya niya inialay ang Kanyang lahat-lahat para sa ating lahat. May Diyos na nakatingin sa atin na kahit tayo pa ay makasalanan, inalay niya na yung Kanyang buhay para sa ating lahat. Kaya ang ikalawang imbitasyon matapos manatili kay Jesus, tingnan po natin yung ating mga sarili. Nasa saan na ba tayo?
sa ating pagmamahal kay Jesus. Tingnan natin kung gaano na tayo kalayo at iniimbitahan tayo ng krus ni Jesus. Bumalik tayo sa Kanya, lumapit tayong muli sa Kanya, maging tapat na tayo sa Kanya, talikuran na natin lahat ng kamali ang ating ginagawa. Tingnan po natin yung ating mga sarili. Nasaan na ba tayo sa ating pagmamahal kay Jesus? Dati po nung ako po ay high school pa, may isang pagkakataon na nag-usap kami ng mga kaklase ko na itong Sabadong ito, makita tayo ng alas 9, tayo ay gagawa ng project. Tinanong nung isang kaklase ko, pupunta ka ba mag-isa o susunduin ka namin? Sabi ko sa kanila, hindi, alam ko na yun, pupunta ako. Pupunta na lang ako ng mag-isa. Alas 9 yung usapan namin nung araw na iyon. Alas 10 na po, wala pa rin ako. Bakit po? Kasi naliligaw na ako. Nung high school po ako, hindi pa po uso yung mga Google Maps tsaka Waze. Siguro kayo rin po nung high school kayo, hindi pa uso ang mga iyon. At nung alas 10 na, nagte-text at tumatawag na yung kaklase ko. Sabi niya sa akin, nasaan ka na, nasaan ka na? Inihintay ka na namin. Ang sabi ko sa kanya, malapit na ako, on the way na ako. Diba ganun din tayo hanggang sa ngayon? Kahit malayo pa, kahit nasa bahay pa, sinasabi natin, on the way na ako. At nung dumating yung panahon na hindi ko na talaga alam kung saan ako pupunta, sinabi ko sa kaklase ko, tinawagan ko siya, andito ako sa kalyeng ito. Hindi ko talaga alam ang bahay ninyo. Matapos ang ilang minuto, dumating yung kaklase ko, nakita ako at nakapunta kami sa dapat naming puntahan. Kung hindi po ako umamin na naliligaw ako, hindi ako matatagpuan. Minsan po sa ating mga buhay, kapag tayo ay tumatanda na, nahihiya na tayong umamin kapag tayo ay naliligaw na. Pero minsan yun yung kailangan para tayo ay matagpuan at maidala kung saan dapat tayo mapunta. Yung pag-amin natin kapag tayo ay nawawala na. Para tayo ay tunay na matulungan ng ating Diyos. Nung binabalikan ko yung aking karanasan na iyon, sabi ko, siguro kung nung mas bata pa ako, sabihin natin grade school ako, kapag naliligaw ako, ang isisigaw ko na agad, Mama, Mama, hahanapin ko na agad yung aking Mama. Dahil alam kong nawawala na ako, aamin agad ako. Ito po yung mahalagang disposisyon na dapat na magkaroon tayo habang tayo ay pumapasok sa mga mahal na araw. Yung ating pagtingin sa ating sarili, aminin natin kung nasaan na ba tayo. Aminin natin sa harapan ng Diyos na tayo ay naliligaw na. Dahil ang Diyos po, uulitin ko po, kahit hindi pa tayo karapat dapat, darating siya at iaalay niya yung kanyang buhay para sa ating lahat. Iaalay niya, mamamatay siya para sa atin kahit may posibilidad na yung bawat isa sa atin ay tumalikod pa rin ng paulit-ulit sa Kanya. Pero hindi magbabago yung katapatan at kagustuhan ng Diyos na ialay yung Kanyang sarili sa bawat isa sa atin. Bakit? Dahil lamang sa Kanyang dakilang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, umamin na tayo sa ating mga pagkaligaw, pagkakasala. Aminin na natin na nalayo tayo sa Diyos upang tunay tayong matulungan ng Diyos, upang tunay tayong maitaguyod ng Diyos, upang tayo ay matulungan patungo sa mas magandang buhay. Ito po nawa yung diwang dalhin natin sa pagpasok sa mga mahal na araw, yung katotohanan
na may Diyos tayong handang mamatay nang dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. At sa ating pagtingin doon, tingnan din natin ang ating mga sarili. Handa ba tayong humarap na sa Diyos at umamin ng ating mga pagkakamali? At nais ko pong tapusin itong pagninilay sa aking karanasan po ng Biyernes. Nung Biyernes po ay may pumunta sa opisina namin sa SSDM, sa Social Services ng Quiapo po, na isang street dweller. Sabi po nung isang street dweller, pwede po bang manghingi ng tulong? Pinapasok ko siya sa aking opisina at pagkaupo niya, naiyak talaga siya agad. Ang sabi niya sa akin, Father, ayoko na talaga ng ganitong buhay. Napunta ako sa ganitong buhay dahil nalulung ako sa kung ano-anong mga bisyo. Nawalan ako ng trabaho. Nanakawan ako ng aking mga kagamitan. Ayoko na ng ganitong buhay. Pagod na ako. Tulong po. Tinanong ko siya, anong maibibigay naming tulong sa iyo? Anong kailangan mong tulong? Father, kailangan ko lang po ng mga pangbayad sa mga requirements ko, mga documents na kailangan ko na nanakaw sa akin. Kailangan ko lang po ulit kumuha ng NBI clearance at mga kung ano-ano pa. At kailangan ko lamang po ng mga bagong uniforme para makapasok akong muli sa aking trabaho. Ano pong ginawa ng ating simbahan? Binigyan po natin siya ng tulong. Binigyan ng tulong kahit hindi tayo sigurado kung ano ba yung gagawin niya matapos iyon. Pero yung simbahan, yung ating opisina, nagtitiwala, nagmamahal, na kahit anong gawin niya pang bagay doon sa ibinigay nating tulong, ay ito ay galing sa ating pagmamahal. Ating pagnanais na tularan si Jesus na kahit hindi siya sigurado sa atin, ibinigay niya yung lahat-lahat sa atin. Hindi tayo sigurado kung gagamitin niya talaga iyon sa kabutihan. Hindi tayo sigurado kung talagang magsusumikap siya. Pero naniniwala po ako, nagtitiwala ako sa aking pakikiharap sa Kanya. Ninanais niya talagang magbago. Ninanais niyang ayusin yung kanyang sarili. Ninanais niyang iwanan yung buhay na kanyang naranasan dahil siya ay nagloko sa kanyang buhay. Sa ating pagpasok sa mga mahal na araw, yun din nawa yung dalhin natin. Yung ating pagkamuhi sa epekto ng ating mga pagkakasala, iwanan na po natin ang mga iyon. Dahil yung Diyos, ang ating gamiting inspirasyon ay mayroon tayong Diyos na nagkakatiwala sa atin, nagmamahal sa atin, kahit hindi siya sigurado sa atin, kahit na may mga pagkakataong pinagpapalit natin siya para sa ibang mga bagay. Alalahanin po natin sa pagpasok natin ito sa mga mahal na araw, ang tanging bagay na ito. Mayroon tayong Diyos na palaging tapat at palaging mag-aalay ng kanyang sarili kahit hindi tayo sigurado sa kanya. Amen. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang
makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, niloob ng Diyos Ama na maligtas ang lahat ng tao sa pamamagitan ng pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng kanyang anak na si Jesucristo. Dumalangin tayo sa Ama. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Sa paggunita namin sa pagpapakasakit ni Jesus, lahat naway dumulog sa Diyos, magsisi sa pagkakasala at humingi sa Kanya ng kapatawaran. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Tularan nawa ng mga pinuno ng simbahan at pamahalaan ang halimbawa ni Jesus na taus-pusong naglingkod at nag-alay ng buhay para sa lahat. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Maliwanagan nawa at magbagong buhay ang mga gumagawa ng mga karahasan. Talikdan nawa nila ang kasamaan at tuntunin ang bagong buhay kay Kristo. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Tangkilikin nawa namin ang programang Alay Kapwa tungo sa pagtataguyod ng katarungan sa lipunan at para matugunan ang pangangailangan ng mga mahihirap. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Maging matatag nawa kami sa harap ng mga pagsubok at pasakit ng buhay upang matuto kaming bumangon mula sa katiwalian at walang pag-asa. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo ang iyong mga anak habang sinusundan namin si Kristo sa kanyang maligayang pagpasok sa Jerusalem at sa kanyang pagpapakasakit sa Kalbaryo. Maging marapat nawa kaming makibahagi sa kalwalhatian ng iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pagpapakasakit ng iyong bugtong na anak,
sumaamin nawa ang iyong pagpapaunlak na di makakamit ng tanang aming pagganap, kundi ng paghahaing minsan lamang para sa lahat, na mula sa iyo'y pinakikinabangan namin at tinatanggap sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Wala siyang kasalanan ngunit inaring sa larin. Sa pagmamalasakit niyang kami palayain, sa kamatayang kinasuungan namin, kaya't namatay siya upang kami buhayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa
sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag nang tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Thank you.
Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, kami iyong pinalingong may pag-asa sa aming sinasampalatayanan, pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak. Gawin mong kami makarating sa aming paroroonan, pakundangan sa kanyang muling pagkabuhay, bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, ang patuloy pong paalala sa atin, yung pagmamahal po ng Diyos, tapat at hindi nagbabago. Hindi ito nakabase sa ating mga pag-uugali. Ito ay nakabase sa kanyang sariling katauhan. Siya ay pag-ibig at hindi magbabago yung kanyang pagmamahal sa ating lahat. Pabago-bago man tayo. Kaya ang patuloy na imbitasyon, tingnan po natin yung ating mga sarili. Tingnan kung nasaan na tayo. At kung makita natin na malayo tayo sa pagmamahal sa Diyos, umamin po tayo at humingi ng tulong sa Diyos upang makabalik sa Kanya at mapuntahan natin yung ating paroroonan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyoko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos Amang maawain na nagkaloob sa inyo ng anak niyang nagpakasakit bilang huwaran ng pag-ibig, ay siya nawang magbasbas sa inyong lahat, pakundangan sa paglilingkod ninyo sa Kanya at sa kapwa ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pakundangan sa Kanyang kamatayan upang kayo'y huwag dumanas ng walang katapusang pagkamatay, makamtanawa ninyo ang buhay na walang hanggan. Amen. Pakundangan sa pagpapakumbaba niya para sa inyong kapakanan, kayo naway makasalo sa Kanyang muling pagkabuhay, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.